O ga, ato tambi na mahal sa pinaka-importanting bahay, no? Maong pagpatuloy sa pulong sa Diyos, ato ang damay na mahal, ato mga Biblia, ato mga minamahal, volpin, papila, ato itiknot, minamahal, mga bersikulo labaw sa tanan, ato idulungog, minamahal, ato ang mga igso, matuloy ang pulong sa Diyos. Mamaraw ka, minamahal, aki pagrespeto sa pulong sa Diyos, o kinato yahat aki kayon, sa pagdumala, itong pilamin o temperature, Kuya Nilo Miranda, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Barer Dean. Naligo ng Diyos, purihin po ating mahal na Panginoon. Let us pray po. Hallelujah. Dearest Lord, dear Heavenly Father, in the mighty name of our loving Savior, dearest Jesus Christ, to the leading prayer of our dearly beloved, honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, thank you so much, Father, for everything that you have done, for all the blessing you bestow upon us, O God. Thank you so much for your sweet holy presence. Thank you so much for the living testimony we heard, proving that you are great God and your word is never outdated, O God. Once again, we ask you, Lord, to please anoint thy word, remove all hindrance, and bind the power of darkness. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Una tigit sa lahat po, ang pinakamatahas na pagpupuri, pagdadakilat, pagsilulhati, pagsamba ay nanging sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At patuloy po tayo nagbibigay ng dobling paggalang at respeto sa mga taong ginamit ng Diyos, ang ating minamahal ginagalang ni Evangelista Wilde Estrada Almeida, at gayon din po sa kanyang beloved children, grandchildren and great-grandchildren and children-in-law, at gayon din po sa pag-alala sa mga gintong aral at turo ng ating beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeida, sa lahat ng ating mga webcast viewers, sa lahat ng kapatiran dito sa dako ng San Fernando, Cebu, maayong hapon ka na itong tanan. Palabakan na itong Ginoo, maiksaon. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay napakapalad, every seaman. Pag sinabing mapalad, ito po ay tumutukoy sa mga taong dahil sa kanilang relasyon sa Diyos, mga minamahal, at sa salita ng Diyos, natanggap nila ang kaharian ng Diyos. Abarisiman. Sabi po ng Biblia, refer to the well-being of those because of their right relationship with God and His Word, receive God's kingdom. Abarisiman. Natanggap natin ang kaharian ng Diyos. Amen. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain o sa inumin. Sabi po ng Biblia, but righteousness and joy and peace of the Holy Ghost. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. So, include, which include is love, care, protection, answers to our prayers, ever see, amen. Deliverance from all distress. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. And salvation and daily presence. Napakapalad natin. Wala na tayong hahanapin pa. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. You found Jesus. Ever see, amen? We discover a great discovery. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Natagpuan natin ang dakilang Diyos, ang nagmamahal sa ating mga kaluluwa. Amen. Kaya yung mga patutuo natin dito, mga minamahal, talagang mamamangha tayo. Gaano kabait ang Diyos. Could just imagine, last week, si Brother James, talagang, masasabi ko po mga minamahal na parang akala ko magpapaalam na. Amen. Dahil sa kanyang kalagayan, mga minamahal, talagang kamanga-manga ang gawa ng Diyos. Ever see, amen. Yung kanyang isang nurse, pag ganyang pasitwasyon, aabot daw ng mga 6 to 8 months hospital. Gagastos ka ng milyon-milyon. Ever see, amen. Pero siya ilang araw lang, mga minamahal, pinalakad, pinalakas ng mahal na Panginoon, pinagaling ng ating napakabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kamangha-mangha ang gawa ng Diyos. Ever see, amen. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, O give thanks unto the Lord. Amen. For He is good and His mercy endures forever. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos.
Sa buhay natin, mga minamahal, mapupuri natin ang Diyos. Maraming paraan na tayo po ay pinapalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kinakausap tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon. Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya sabi mo ng Psalm, kindly open your Bible from the book of Psalm, chapter 107. Psalm chapter 107, verse, sundan natin sa 4 up to 9, kindly. From the book of Psalms, chapter 107, verses 4 to 9. They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried unto the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses. And He led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Oh, that men would praise the Lord for His goodness, and for His wonderful works to the children of men. For He satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness. Amen. Mga awit, kabanatang 107, talatay 4 hanggang 9. Sila ay silaboy sa ilang sa ulilang landas. Sa hindi nakasumpong ng bayang tahanan, gutom at uhaw ang kanilang kaluluway ng lulpaypay sa kanila. Na magkaginig sidaing sila sa Panginoon sa kanilang kagabagabagan at nagsidaing sila sa kanilang kahirapan. Pinatnubayan naman niya sila sa matuwid na daan upang sila ay magsiyaon sa bayang tahanan. Upunin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahan loob at dahil sa kanyang mga kagilagilalas na magawa. Mga anak naman tao, huling talata, 9. Sapagat kanyang binigyang kasiyahan ang nananabik na kaluluwa at ang gutom ng kaluluwa ay binusog niya sa kabutihan. Amen. Amen. Every shout, praise the Lord. Palapakan natin ng balakas ang mabahal na Panginoon. Ito pong Psalm chapter 107, the whole chapter, mga minamahal, meron pong apat na pagliligtas ang Diyos. Every amen. Una, mga minamahal, sabi po ng ating nabasa, mga kapatid, ang mahal na Panginoon ay kaya tayong iligtas sa anumang paraan, anumang kagutuman ating nararamdaman. Everybody say amen. Sabi po ng Biblia, from hunger and thirsty. Everybody say amen. And thirst. Sa kagutuman at sa kauawan, ang mahal na Panginoon ay andang dumamay sa atin. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi ng ating nabasa sa verse 5, mga minamahal, o sa verse 4, sabi po ng verse 4, they wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried unto the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses. Palabakan natin ang mahal na Panginoon. Maraming paraan ng Diyos kumikilos sa buhay natin. Una, kapag tayo nakakaramdam ng tinatawag na hunger and thirsty. Kagaya, ito po nga, Psalm chapter 107, mga minamahal, ito po ay, this psalm is relevant, mga minamahal, today, for all believers. Amen. Amen. Who is in misery and affliction. So cry out to the Lord, ever say amen. Wala tayong ibang gagawin kung hindi tumawag sa mahal na Panginoon. Kung tayo po'y merong mga problema, wala tayong makain, mga minamahal, may Diyos na andang magpakain sa atin. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Naalala ko yung ating nanay dire, yung ating nanay, si nanay, kalimutan ko yung pangalan, Adelida. O, yun. Tapaw. Mga minamahal, wala siyang pagkain. O. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung kukunin mo na ako, maraming salamat, pero kung bubuhayin mo pa ako, ibigyan mo ako ng pagkain. Ever see, man? So, ang ginawa niya, nagpuri sa mahal na Panginoon, nanalangin, hanggang inabot siya ng antok sa pagpupuri at pananalangin. Nakaupo siya, inabutan siya ng antok, nakatulog siya. Pagkatapos, merong gumising sa kanya. Ginising siya ng malaking aso. Hindi nila aso. Nagising siya dahil yung aso na sa loob ng kanilang bahay. Ginising siya. Sabi niya, kanino aso ito? Labas, labas. Kumuha ng walang stambo.
pinalis. Bago umalis yung aso, sumuka sa kanyang harap. Mga minamahal, pagsuka ng aso, wallet, na maliit na wallet. Amen. Pagkuha niya sa wallet, binuksan, merong 800 pesos. Palabakan natin ang malabay. Everybody say praise the Lord. So mga minamahal, sabi po ng Biblia, tumawag ka sa Diyos. At siya'y magpapakita ng mga kagilagilalas na gawa sa buhay mo. Ever say man? Na hindi natin may paliwanag, subalit totoo, merong Diyos na nakikinig sa ating mga dalangin. May Diyos na nakikinig sa atin kapag tayo'y tumawag sa mahal na Panginoon, bukas ang langit sa ating mga panalangin, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say man? Kaya sabi po ng Biblia, cry unto the Lord! Mga minamahal, aloud and hear your voice. Ever say amen? Umiyak tayo sa mahal na Panginoon. May Diyos na tutulong sa atin. Kagaya po ng nangyari sa ating mga kapatiran na wala silang pagkain sa araw na yan. Subalit, may Diyos na nakatingin sa atin. May paraan ng mahal na Panginoon para abutin ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Ever say, praise the Lord. Sabi ng verse 7, mga minamahal, Psalm 107, verse 7, and He led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Ever say amen? As sabi ng verse 8, O that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi mo ng Biblia, O give thanks unto the Lord. Amen. For His mercy endures forever. His mercy and His goodness shall follow to them that believe Him, to them that fear Him. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya walang imposible sa Diyos. Baka sabihin natin, tsamba, o nagkataon lang. Hindi nagkataon yun. Amen? Isang araw, wala silang pagkain. Nagpuri sila, mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng pagkain. Dumating yung ipo-ipo. Mga minamahal, yung ipo-ipo, umikot yung ipo-ipo. Sige, malakas yung ipo-ipo. Pagkatapos, mga minamahal, tumigil na yung ipo-ipo. Lumilipad yung sobre, mga minamahal. Tangay ng ipo-ipo. Bumagsak sa kanyang harap. Ilang libo ang laman. Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos ay gumagawa ng himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. You are valued more than a sparrow, sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ang mga ibon ay hindi nagtatahanap buhay, walang trabaho, sumalit sila'y pinapakain ng Diyos, mga minamahal. At sa kanilang kaayusan, higit pa sila kay Solomon. Ever say amen? Amen? Mga minamahal, mga subalit, mga kapatid, sabi nga ng Biblia, ang Diyos ay hindi magpabaya sa bawat isa atin. Nakaka-revive, ever say amen? Amen? Nakakalakas ng ating pananampalataya, mga minamahal. Sa ibon ng banal na kasulatan, mga kapatid. So, mga minamahal, the psalm is relevant today to all believers who in misery and affliction cry out to the Lord. So it builds up our faith and encourages us. Ever say amen? Amen. During those times, mga minamahal, when we need God to intervene, mga minamahal, specifically in our lives, ang Diyos ay kikilos sa buhay natin. Kapag tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, mula na kayo makakilala sa mahal na Panginoon, kikilos na ang Diyos sa buhay mo. Everybody say amen. Di ba marinig natin yung patotoo? Napakaganda ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Nung araw narinig ko yung patotoo, nung araw hindi ko lubos maisip na magkaganito ang buhay ko dahil sa aking bisyo, sabi ng isang narinig kong patotoo. Everybody say amen. Subalit mula na kami maglingkod sa Diyos, inayos ng Diyos yung buhay namin. Mapalapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Ayusin ng Diyos yung buhay natin. Kaya sabi po ng Biblia, another thing from the book of Psalm, chapter 107, mga kapatid, the same chapter, beginning verse 10 up to 15. Kindly. From the book of Psalms, chapter 107, verse 10 to 15. Such as sit in darkness and the shadow of death, being bound in affliction and iron, because they rebelled against the words of God, and contemned the counsel of the Most High. Therefore he brought down their heart with labor. They fell down, and there was none to help.
Then they cried unto the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in sunder. Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Amen. Maawit, Kabanatang 107, ang talatay 10 hanggang 15. Ang gayon tumatahan sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan na natali sa damamhati at pangaw sa pagkasilenan ng himaksik laban sa mga salita ng Diyos at hinamakampayo ng katastasan. Kaya't kanyang ibinaba ang kanyang puso na may hirap, silena nga buhal at walang sumaklolo, na magkagayon nagsidaing sila sa Panginoon sa kalang kabagabagan at iligtas niya sila sa kalang kahirapan. Inilabas niya sila sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan ay pinatid ang kanyang matali. Huling talata. Opurin mga tao ang Panginoong Hesus dahil sa kanyang kagandang loob at dahil sa kanyang mga kagilagalalas magawa sa mga anak ng tao. Amen. Amen. Palapakan natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. So the Lord our God save us from slavery. Amen. Kahit po tayo po'y nasa tinatawag na kagipitan man, yung slavery, ito po'y refer to the children of Israelites. These verses, or this verse refer to the children of Israel. We may apply in all generations. Ever see, amen. Sa ating panahon ngayon, mga minamahal ko nga, mga Israelita, sila'y dumaan sa pagkaalipin, subalit sinakluluhan sila ng Diyos. Ever see, amen. Ganon din sa ating buhay, mga minamahal. Maraming minsan may mga pagkakataon na tayo po ay parang gipit na gipit at para tayong wala na tayong magagawa sa ating sarili, hopeless condition. Subalit kapag tayo tumawag sa mahal na Panginoon, sabi po ng Biblia, the Lord our God is save us from any trouble. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. He cried unto the Lord and He saved them from their distresses. Ito pong distresses, mga minamahal, distress, mga minamahal, ito po'y tinatawag na megaphone, ever see, man. Minsan pinapahintulot ng Diyos may mga trouble sa buhay natin to correct us, ever see, man. And to teach us a lesson, amen, to correct our wrong behavior upang tayo po ay tuturuan ng mahal na Panginoon, ever see, man. Di ba mga minamahal, minsan sinasabi, Lord, tabang, ever see, man. Amen. Parang nasa na doon na tayo sa wala na po tayong, yung baga, ang hininga natin, hanggang dito na lang. Amen. Pero kapag tayo tumawag sa Diyos, nandyan ang makapangyarihang kamay ng ating mabait na Diyos. Wala na tayong magagawa. Hopeless ng condition, pero meron tayong pag-asa kapag tayo tumawag sa mahal na Panginoon. Kaya na-encourage tayo ng Biblia na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tayo po na naglilingkod sa Diyos, malaking pag-asa meron tayo dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Amen. Amen. Sa ipo ng Biblia, mga minamahal, He saved us from illness and almost to death. Kindly po. From the book of Psalm, chapter 107, verse 17 up to 22. Kindly. From the book of Psalms, chapter 107, verses 7 to 20. Fools because of 17 to up to 22. Verses 17 to 22. Fools because of their transgression and because of their iniquities are afflicted. Their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near unto the gates of death. Then they cry unto the Lord in their trouble, and He saveth them out of their distresses. He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men, and let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, and declare His works with rejoicing. Amen. Mga awit, kabanatang 107, ang talata ay 16 hanggang sa unahan. Sapagkat kanya sinira ang mga pintong bayan ng tanso, at pinutol ang mga halang ng bakal, mga mangmang dahil sa kanilang mga pagsalangsang at dahil sa kanilang kasamaan ay nagdalamhati. Kinayamutan ng kalang kaluluwa ang sari-saring pagkain at sila sisilapit sa mga pintuan ng kamatayan na magkagayon nagsidaing sila sa Panginoon sa kalang kabagabagan at inites siya sa kalang kahirapan. Sinugo niyang kanyang salita at pinagaling sila at iligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahan loob at dahil sa kanyang kagilagilalas na magawa sa mga anak ng mga tao. Huling talata,
at maghandog sila ng mga hain ng pasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awitan. Amen. Amen. Palapakan natin ang mabait na Diyos. Praise the Lord. So, ang mahal na Panginoon, kaya tayong pagalingin ng Diyos sa ating mga karamdaman. Isa po ng malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Kaya tayong pagalingin ng mahal na Panginoon. Kagaya ng aking yung patutuwa kanina, yung sitwasyon ng ating mahal na kapatid. Talagang masasabi mong ako nakapunta doon. Parang hopeless condition. Talagang. Subalit, kapag tayo umiyak sa mahal na Panginoon, ever say amen. Sabi nga ng Bandila Kasulatan, kaya tayong pagalingin ng mahal na Panginoon sa lahat ng uri ng karamdaman. Walang imposible sa ating dakilang Diyos. Kaya napakasarap, meron tayong Diyos na matatawagan. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Sa oras ng ating pangangailangan, sa oras na tayo humiling sa Kanya, sabi po ng Bibala Kasulatan, mga minamahal, He save us from hunger and thirsty, from slavery, from illness to death, mga minamahal, almost to death. Sa karamdaman na malapit ka na sa nag-ungaw na ka sa kamatayon. May Diyos na matatawagan natin, ever say amen? Kaya mga minasang atin, napakasimple, parang napakasimple na, ever say amen? Na ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan sa iyong karamdaman, subalit kapag tumawag ka sa Kanya, merong kapangyarihan ng Diyos, abutin ang ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Kaya napakabalad natin, kaya itong sabi ng Biblia, magbigay papuri tayo sa Panginoon. Ever say amen? Pasalamatan ng Diyos sa Kanyang kagandahang loob na ipinapakita sa atin. So mga minamahal, marirevive ang ating pananampalataya at matuto tayong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ibigin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Sabi na ng Psalm, sige, chapter 23, tuloy ang basa. The same chapter, verse 23. Psalm chapter 107, sige, verse 23. From the book of Psalms, chapter 107, verse 23. They that go down to the sea in the ships, that do business in great waters, this see the works of the Lord, and His wonders in the deep. For He commandeth and raiseth the stormy wind, which lifted up the waves thereof. They mount up to the heaven. They go down again to the depths. Their soul is melted because of trouble. They reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wits' end. Then they cry unto the Lord in their trouble, and He bringeth them out of their distresses. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Then are they glad amen. Because... Praise the Lord. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. God bless you po, mga minamahal. Mga awit, kabanatang 107, ang talata 23. Silang sibaba sa dagat sa mga sakyan na nangangalakal sa mga malawak na tubig, ang mga itin na nakakita ng mga gawa ng Panginoon at ng kanyang mga kababalaghang sa kaliliman, sapagkat siya nag-uutos at nagpapaunos, na nagbabangon ang mga alon niyaon, nagsisitaas sa mga langit, nagsisibaba uli sa mga kaliliman, ang kalang kaluluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan. Sila'y hahampas-hampas na parot-parito at gigiray-giray na parang lasing, at ang kalang karunungan ay nawala. Magkangay nagsisidaing sila sa Panginoon sa kalang kabagabagan at nilabas niya sila sa kalang kahirapan. Kanyang pinahimpil ang bagyo na dapat ang mga alon niyaon ay nagsitahimik. Amen. O, isa pong palapak na malakas para sa mahal ng Panginoon. So ito po mga isang chapter ng 107 ng Psalms, mga minamahal. Ito ay tumutukoy kung paano ililigtas ng Diyos ang kanyang mga anak, ever say amen. Sa lahat ng bagay na hinaharap ng tao sa daigdig na ito, may Diyos na didinig sa ating mga panalangin, ever say amen. Kung tayo po ay nasa kagutuman at kawawan, wala tayong pagkain, nasa problema tayo sa financial, nasa pangangailangan tayo, tatawag lamang tayo sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo po ay nasa kalungkutan, mga minamahal, o karamdaman na malapit na sa kamatayan, meron din tayong Diyos na matatawagan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sa uling talata na ating nabasa, kung tayo po ay nasa tinatawag na dangerous situation, ever see man? Itong storm, mga minamahal, ibig sabihin, unos.
May Diyos na tatawagan ang bawat isa atin. Napakaraming patutungo, mga kapatiran, nasa kasakay sa mga sasakyan, sumakay yung mga oldapper, may mga baril, itinutok sa mga kapatiran pag sabing, Hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name, ang mga baril ay hindi pumuputok, ang mga oldapper, nagtatakbuhan, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody, amen. Amen. Kung tayo po mga minamahal ay nasa aksidente, mga minamahal, meron Diyos na ating tatawagan, nasa sa tatawagan sa oras ng ating kagipitan. Mga kapatiran, sa Manila, merong isang pasilyo, imans pasikip na pasilyo, isang tao lang makadaan, paderito, paderito. Sa kung magsalubong sila, mag-siding para makadaan. Madilim ating gabi, wala ng tao, mahaba yung pasilyo. Mga minamahal, yung kapatiran, pumasok doon, pauwi. Hinarang siya ng rapist, mga minamahal. Yung rapist, mga minamahal, bangag sa drugs. So, pwede siyang patayin, mga minamahal. Walang tutulong sa kanya sa lugar na yon. Wala siyang ibang mga malulusutan. Subalit, mga minamahal, naghubad yung rapist. Sinabi niya, Hallelujah, praise the Lord! Manigas ka sa pangalan ni Jesus. So, yung rapist, nakadikit sa bader. Ever see, amen. Hindi mo nanigas yung rapist, hindi makakilos, nakadikit sa pader, mga minamahal. Hanggang yung ating kapatid umalis, mga minamahal, nanatili yung rapist, nandun nakadikit sa pader. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang kapatiran natin sa Manila, driver ng bus, yung Metro Manila Transit, mga minamahal sa Manila, medyo umuulan. Mabilis yung takbo nila, merong curb. Pag curb niya, mga minamahal, yung tubig, tumilapon yung tubig. Yung naka-jeep na tao, nakasakay sa jeep, yung tubig, bumuhos na sa kanya yung tubig. Sa galit nung mama, hinabol siya, kinat. Pagkatapos, kinuha sa basket, 45. Nilapitan siya, mga minamahal, itinutok yung 45, kinalabit. Sabi ng kapatiran, yung driver, malapanginoon, iligtas mo ko. Malapay na ligtas mo ko sa pangalan ni Jesus. Yung mama na mayroong 45, nanggay yung kamot, nanigas yung kamay. Dumating yung mga pulis, mga minatinulungan, tanggalin yung baril, nanigas yung mga daliri. Ang sabi ng mga pulis, ano bang anting-anting meron ka, mga minamahal? Bakit nanigas yung mga daliri ng mama na doon yung 45? Mga minamahal, nanigas yung kamay. Hindi may labas-labas yung 45 sa kanyang kamay. Dahil sa kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Ever say amen. So sabi ng Biblia, sa lahat ng pamamaraan, kahit anong kalagayan tayo sa buhay na ito, abang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, may mga troubles, may mga distress sa ating buhay, subalit may Diyos tayong matatawagan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po ang kapakinabangan ng tayo po'y naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Ulitin ko po, kung tayo po'y may problema, ang Diyos andang dumamay sa atin. Sabi ng mahal na Panginoon, cast all your cares upon Him and He cares for you. Ibigay, ilagak natin ang ating mga kabalisahan sa Diyos sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Ever say amen? Kung tayo may makaramdaman, may Diyos tayong matatawagan, dakilang manggagamot ang ating napakabait na Diyos. Ever say amen? So wala na tayong hahanapin. Ever say amen? Nasumpungan natin ang dakilang Diyos na handang magpala sa atin, dumamay, magligtas sa atin, magpagaling sa ating karamdaman. Ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Nandito ang Diyos na umaaliw sa atin. Ang kanyang banal na presensya ay ibinubuhos sa ating kalagitnaan. Napakaganda ng ating pagsasamba sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Nung araw na sarili yun tayo, hindi ganito ang pagsamba meron. Amen? Paseksihan. Amen? Pagkatapos, mga minamahal, isang oras lang, inip na inip ka na. Hindi mo alam kung hanggang saan pumunta yung panalangin mo. Mga minamahal, pero dito, mula sa youth choir, children's choir, cherubims, mga minamahal, adults choir, finest choir, nandito, ibinubuhos ng Diyos ang kanyang banal at matamis na presensya sa ating kalagitnaan. Ibig sabihin, nandito ang Diyos na ating sinasamba. Nandito siya, makapangyarihan na Diyos.
mga minamahal, didinig sa ating mga panalangin at andang magpala sa atin. Everybody say amen. Kaya saan ka pa? Amen. Wala tayong ibang matatawagan, lalo na sa panahon ngayon. Subalit alam ko may Diyos na mag-iingat sa atin. Isa pong malakas na palakpak sa mahal na Panginoon. Yung ating driver na kapatid, hindi rin as taxi driver, yung umiikot ko magpuri, asa na to? Si brother? O, kato? O, inol, Friday, nag-drive, overnight, inuna yung pag-drive ng taxi. Sinakyan ng old upper, dinala doon sa may parting dito, sa maliblib. O, nakatutok yung 45, nakatutok yung kutsilyo. Sabi nila, pera. Ang sabi niya, praise the Lord. O, di ba? Nagkagalaiti sa galit, nagkagut ang ngipon. Sa pera, sabi niya, praise the Lord. Simple lang tubag, praise the Lord. Amen? Merong kutsilyo, merong baril, wala silang magawa. Ever si amen. Nising kong duling, walang nakuha, iniwanan siya. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, matatawagan natin sa lahat ng oras, 24/7, abri. Sabi, call unto me, and I will answer thee. And I will show great and mighty things which thou knowest not. Tawag ako, sabi ng malapin, ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga kagilag-kilalas na gawa na hindi mo malaman, mga minamahal. Tunay, napakabait ng Diyos sa atin. Kaya maglingkod tayo ng mainit sa mahal na Panginoon. Tayo lahat ay tumayo, mga minamahal. At abang tayo namahawit sa mahal na Panginoon, misa na pa nating ipabot sa Diyos ang ating pasasalamat kay buti ng Diyos sa bawat isa atin. Sa oras ng ating kagipitan, sa oras na tayo nasa karamdaman, sa oras na tayo nangangailangan, sa oras na tayo gutom at nahuhaw, sa oras na mga tayo nasa masamang kalagayan, nasa mahigpit na pangangailangan, may Diyos na didinig sa ating mga panalangin. May Diyos na nandang dumamay sa bawat isa atin. Purihin ang mahal na Panginoon, ating awitin ang ating mabait na Diyos, maminamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Awitin natin mga minamahal, He lift me up sa English. Sa mga nang labay ng katuigan sa English, Holy Hope, praise the Lord. Yes, amen. Hallelujah. And I am still raise me up so I can tell now.
palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. We give all the glory unto Thy holy name, O God. You are great, O Lord. Your mercy endures forever, O God. Hallelujah. Thank you so much for Your loving kindness. How great Thou art. Hallelujah. Hallelujah. Diligo ng Diyos para sa atong mga bisita niya karon sa tubangan. Mga minamahal, bulahan ka mo, kaya ang Diyos mo'y nagtawag kaninyo. Ang Diyos mo'y nagpili kaninyo. Urog ang Ginoo, naging ng Biblia, walay makaduol kaniya kundi itugot sa Diyos. Busa ka mo, gipili sa Ginoo, ning adlaw aron mga lagad ka mo sa Ginoo. Ingon sa Biblia, dunay reklamento sa kaluwasan, aron kita makasulod sa gingarihan sa Diyos. Una, mutuo kita sa Ginoo. Ikaduha, maginulusul kita sa atong mga sala, talikdan ng sala. Kaingon sa Biblia, ang Diyos, ekstrikto bahin sa sala. Ang sala, ang bayad sala, kamatayon, maiksoon. Ikatulo, ang dawato ninyong bautismo sa tubig, sa ngalan, sa Ginoo. Uman sa atong panimbahon, doon ay bautismo, libre, walay bayad. Doon ay sinina nga inyong isulob, aron di mabasahin yung sinina, maiksoon. Ikupat ang Diyos, magbautismo ka ninyo sa inyong balang Espiritu Santo. Atong giyang nyo, atong mga bisita, ibayong inyong kamot. O ilitok kini pagampo, sabat ka mo sa pagampo. Ilitok kini sa inyong sabat ka mo kanako. Ginoong Jesus, salamat Ginoo sa imong pagpili o pagtawag kanako. Ginoong Jesus, ginadawat ko ikaw, ako manluluwas, Ginoo, Diyos, ug hari sa akong kinabuhi. Pasaylo ako sa akong mga sala. Imon mo kong tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan. Isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa ngalan mo, Ginoong Jesus, akong gidawat. Amen. Magampo kami alang ninyo, maiksoon. Diyos ang makagawam sa tanan. Salamat po, Diyos, sa mga mituuni mong adlaw. Diyos, may dawat ka nimo. Ginoo, salamat sa mga kalag niya kakaroon na may dawat ka nimo. Panalanginan sila. Isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Imo silang tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan. Sa ngalan mo, Ginoong Jesus. In Jesus' name, amen. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So, mga minamahal tayo pong lahat ay tumawag sa mahal na Panginoon. Manalangin po tayo sa ating mga pangangailangan sa oras na ito. Sa mga sabi ng banal na kasulatan, cry unto the Lord, and the Lord deliver us from our distress. Ang mahal na Panginoon ang magliligtas sa bawat sa atin. Manalangin po tayong lahat. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Amang Banal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, kami pinumudulog sa trono ng biyaya, mahal na Panginoon, papakumbabang loobin niya ng tawad. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kahinaan, mga kasalanan, mga pagkukulang. Batid mo ang bawat pangangailangan ng bawat isa sa iyong mga anak. Abutin mo po sila sa oras na ito sa iyong makapangyarihang kamay. Lutasin mo ang kalang mga problema, ang nasa kahirapan. Bigyan mo ng pagkain sa araw-araw. Suplayan mo ang pangangailangan. Ang nasa kalungkutan, alawin mo sila. Nasa karamdaman, pagalingin mo, Diyos. Nasa mga problema ang inaarap, bigyan mo ng kalutasan. Pagpalain mo ang bawat isa sa financial, material, physical, lalo tigit sa spiritual. Ang aming mahal sa buhay, tawagin sila na lumapit maglingkod sa iyo. Pagpalain mong banal na iglesia sa dakong ito. Pagpalain mo kaming lahat sa lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Ipatong pong kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. I-cast out natin ang mga karamdaman. Sige po, hallelujah. Palayasin natin sa makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Nag-ilang Diyos sa oras na ito aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman sa lahat ng kapatiran. In the mighty name of Jesus, you bind the power of darkness, infirmity, sickness, and diseases, demons of problems, doubts, and unbelief, poverty, cast out, lukewarmness, cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory, hatred, anger, cast out, in the name of Jesus, hallelujah, problem be solved, sickness be healed, in the name of Jesus, be healed and be blessed, in Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, at bilang papuring pasalamat sa mabait na Diyos, let us all stand and jump, shout, 3 times, hallelujah, praise the Lord. Buong lakas, mga minamahal, sige. Sige po, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, makabalik po kayo sa inyong mga upuan. At ating announcement, praise the Lord. Tuloy-tuloy po tayo sa ating announcement. Kukuha muna tayo ng special offering.
Praise the Lord. Atin pong ipag-pray ang ating special offering. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sa unang dalangin namin, beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, saan narito kami sa aming special offering. Pagpalain mong bawat kapatiran, O Diyos, sa kanilang pagsuporta sa iba nalagawain. Ibalik mo na makalibong beses sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Ating gawain po every Sunday, 10 to 3, Wednesday, 4 to 8, and then Friday, 6 to 11. Yan po ang ating araw ng ating pananambahan. Huwag po tayong mag-absent. Nagdumalo po tayo, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo pong lahat, mga minamahal, ay tumayo. Praise the Lord. At bilang pasasalamat sa mabait na Diyos, tayo po idadako sa ating closing prayer. Manindog kitang tanan, may ikson. Ating yatang ngayon sa beloved brother, Larry Delbo. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved. God bless you, kaya lang beranda. Manalangin ito siya, tapos tatapos. Magpupala po ng mama Diyos, makapalang sa lahat, sa pangalan pinakamamahal pa ni Jesus. Maraming salamat po, malapay nun, sa natapos yung gawain nun, isang malapay nun, mula kanina umaga hanggang sa mga so, salamat malim nun, sa pag-alangas mo, malapay nun, sa luwit yung mga choir, sa mga luwit yung papuring pakalangit, awit, malapay nun, sa Jethro, sa Solemn Song, malapay nun, sa luwit yung malapay nun, sa mga patira, ng patuo, kung paano po sila pinagpala sa ministry nito, salamat mo, malapay nun, amay din po salamat, malapay nun, sa mga pabaliwanag sa kaputandog sa mga kapatiran tapat nga nabibigay sila kung katul ang ginagamit yung mga nagawain. Salamat, malapay nun. Salamat din po sa lahat ng mga choir, malapay nun. Sa mga matamis, presidya, binuhos mo sa galitan, nagpapatunay mo naman yun. Ikay kasama mo namin, malapay nun. Salamat, malapay nun. Lalong higit yung pisilamata, malapay nun. Ang iyong banalan sila, dahil lang po sa iyong mahal mga aral sa hapong ito ng sige pagkain sa mga nagbigay sa aming kalakasan, paglilingkod pa namin sa iyong maraming salamat, malapay nun. Sa hapong ito, kami po yung dumadalangin po, malapay nun, sa on dalangin po ng aming ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeda, malapay nun, panghawakan mo kami hanggang siyang pabalik, malapay nun. Huwag mong pahintulot mawalay, bagkos iba yung kasigasigan, ay pagalungo sa amin sa paglilingkod namin sa iyong maraming salamat, yung puring paghiwalay, iwalay mo bawat sa aming dakilang pag-ibig at pasensya ay sumasa amin. Samahan mo kami sa paggawin, makarating mo lalahati, malapay nun, ang susunod gawain, ibalik mong bawat sa amin upang ikami sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang iyong samod dalangin sa matamis at makaparihang pangalan ng aming pinakamamahala, Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.